kakusina, ngayon gagawa tayo ng no bake, no oven, and no steam because... Para sa ating recipe for today, mga kakusina, meron lang tayo ditong butter. So, imemelt ko lang to in low-medium heat para makakuha tayo ng half cup ng ating melted butter. Pag nag-melt na yung ating butter, mga kakusina, isiset aside ko lang muna to. Tapos, magsusukat tayo ng half cup. And then, kapag nakapagsukat na tayo ng half cup ng ating melted butter, i-ready naman natin yung ating 200 grams of crushed grahams. Sa isang mixing bowl, ipagsasama lang natin yung ating 200 grams of crushed grahams. Ayan, so ilalagay lang natin tong lahat dito sa ating mixing bowl. Kapag naisali na natin yung ating 200 grams of crushed grahams, i-ready na natin yung na-melt nating butter kasi kakailanganin natin dito ng half cup. So ilalagay natin yung butter dito paunti-unti tapos imimix natin. Ayan, so 1 cup to pero half cup lang yung gagamitin natin. Ayan, so paglagay natin ng kalahati ng ating melted butter, imimix nyo lang muna to. Ayan, tapos makikita ninyo na yung magiging texture or consistency ng ating crushed graham ay medyo magiging sand na siya, parang buhangin. Ayan, so continuous lang sa paghahalo nitong ating crushed grahams. Kapag na-mix nyo na yung first batch ng ating butter pati yung crushed grahams, ilalagay ko pa yung konting melted butter. Ayan, so pag nailagay nyo na in total ng half cup ng melted butter, imimix nyo lang tong maigi. Ayan, so para maging maayos lang yung consistency ng ating magiging crust sa ating recipe. Ayan, so mapapansin ninyo mga kakusina na magiging ganito na yung kanyang consistency. Ayan, so kapag ganito na yung consistency niya, gagamitin na natin yung ating molders tapos gagamit din tayo ng cupcake liner. Ayan mga kakusina, meron lang ako ditong large molders ng puto. Tapos gagamit lang ako ng cupcake liner na transparent. Lahat ng to mga kakusina ay lalagyan ko muna ng cupcake liner. Ayan, tapos maglalagay din tayo dito nung nahalo nating crushed graham. Yan, ilalagay lang natin siya dito para ito yung magsisilbi nating shaper. Ayan, so gagamit lang ako ng 1/8 cup. Tapos kukuha tayo nung crushed graham mixture. Ayan. Kapag nakakuha na tayo ng 1/8 cup ng ating crushed grahams, ilalagay lang natin to dito sa ating cupcake liner. Tapos gagamitin lang natin yung ilalima ng ating measuring cup. Ayan. So ifa-flatten lang natin to. Ayan, para maging siksik siya doon sa ating puto molders. Ayan. So gumamit lang ako ng puto molders para magkaroon ng shape yung ating recipe for today. Ayan. So kapag nagawa nyo na to dito mga kakusina, ganun lang din yung gagawin niyo sa iba pa nating mga puto molders. Ayan. Kapag nalagyan nyo na ng ating crushed graham yung lahat ng ating puto molders mga kakusina, ilalagay lang muna natin to sa ating chiller for 30 minutes. And then gagawin naman natin yung ating jelly mixture. Para naman sa ating jelly mixture, meron lang tayo ditong 1 1/2 cup of water. Ilalagay ko lang to dito sa aking kaserola and then hindi pa nakabukas yung ating stove. Ayan, after adding ng ating water, kakailanganin natin ng 3 tablespoons of mango jelly powder. Ayan, so 3 tablespoons lang yung gagamitin natin. Hindi natin ilalagay lahat yung laman ng ating powdered gulaman. Ayan, so after adding ng ating powdered gulaman, mga kakusina, imix nyo lang muna to. Ayan, hanggang sa madissolve yung jelly powder na inilagay natin. Kapag na-mix nyo ng maigi yung ating gulaman powder, kakailanganin natin dito ng 370 ml of all-purpose cream. Kung wala namang all-purpose cream na available sa inyo, pwede kayong gumamit ng 370 ml of evap milk. After adding ng ating all-purpose cream, kakailanganin naman natin ng 390 grams of mango condensed milk. Ayan, so bubuksan ko lang to mga kakusina, tapos ilalagay na rin natin siya
dito sa ating kaserola. Kung wala naman kayong mahanap na available na condensed milk na mango sa inyong lugar, mga kakusina, pwede kayong gumamit dito ng isang pirasong hinog na mangga. Ayan. So, hihiwain nyo lang yon ng maliliit, tapos ilagay natin dito sa ating mixture. Ayan. So, after adding ng ating condensed milk, mga kakusina, imimix lang muna natin to, tapos pwede na tayong maglagay at least half teaspoon ng vanilla extract. After adding ng ating vanilla extract, maglalagay lang ako dito ng half teaspoon ng yellow food color. Ayan, so gagamit lang ako ng food color dito mga kakusina kasi kapag mas matingkad or mas maganda yung kulay ng ating recipe, mas mabenta to sa mga mamimili. Ayan. Siyempre mga kakusina, dapat itsura pa lang nung ibinibenta ninyo sa market ay maganda na. The more na maganda, matingkad yung inyong mga binibenta, mas mabibili to ng mga tao. Kapag na-mix na nating maigi yung ating wet and dry ingredients, pwede na nating buksan yung ating kalan. Continuous lang natin tong hahaluin mga kakusina in low medium heat hanggang sa makita natin na nag-boil na yung ating mango jelly mixture. Kapag kumulo na yung ating mango jelly mixture, pwede na natin tong i-set aside, tapos kunin naman natin yung inilagay natin or sinet aside natin kanina na Graham mixture sa ating chiller. Ayan mga kakusina, ito na yung naset aside natin kanina na Graham. Ito yung nilagay natin sa chiller for 30 minutes, tapos mapapansin ninyo na titigas yan. Mag-firm yung ating Graham. Kapag nangyari na yon mga kakusina, pwede na tayong mag-scoop ng 1/4 cup ng ating mango jelly, tapos isasalin lang natin to dito lahat. Ayan, so once na nalagyan nyo na to lahat, mga kakusina, mag-iintay lang kayo ng ilang minuto hanggang sa mag-set naman yung jelly mixture na inilagay ninyo sa ibabaw ng ating Graham. Ayan, so ilalagay ko lang to dito lahat mga kakusina, tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button. Click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. And kung meron ka ring Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto mong mag-share ng mga recipe mo, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Hanapin mo lang yan sa ating Facebook page. Ayan mga kakusina, kapag nag-firm na yung ating jelly mixture sa ibabaw ng ating Graham, pwede na natin itong tanggalin dito sa ating puto molders. Ayan. Tapos pwede nyo na itong ibenta o kaya namang ipanghanda sa iba't ibang okasyon. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating no bake, no oven, and no steam Graham mango jelly. Enjoy mga kakusina! Ayan mga kakusina, tanggalin lang natin yung kanyang cupcake liner. Ayan o. O diba, alam nyo mga kakusina, itong recipe na to ay sobrang dali lang gawin. Tapos, ang sarap din niyang kainin. Ayan, so tanggalin lang natin to, tapos tikman natin at i-check natin yung kanyang consistency. Ayan o. Ayan. So yung kanyang crust, Graham, dun sa ilalim, hindi ko siya masyado talagang pinatagal sa ref. Pero, kung gusto nyo nung medyo sobrang matigas talaga na crust ng ating jelly mixture, pwede nyo naman siyang patagalin pa sa inyong chiller. Ayan, o diba? Alam nyo mga kakusina, yung combination ng mango flavor versus dito sa ating Graham ay tamang-tama lang. Don't forget to like, share, and subscribe!